nandyan kayo na sumusuporta sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na rin, like and share, comment. Okay? So, bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Earth Day ngayong Abril, nandito tayo ngayon para magtanim ng mga iba't ibang klase ng fruit-bearing trees, no? Dito sa ating bakanteng lupa, dito sa bundok. Okay. So, para makatulong tayo sa climate change. Okay? Okay, so ito yung mga itatanim natin. Guyabano. Lychee. Okay, tapos meron tayong rambutan. Okay, so mga rambutan, mga kasaka. So, makikita nyo, yung mga pinagpotobuan natin ay recycled, no? O, gaya na ito, recycled na pinaglagyan ng ketchup. Okay, yan. Binutas lang natin dito. Yan, opo. Tapos tinanggal natin yung pangitaas niyang cover. So, yan. Isa itong pamamaraan para makabawas tayo sa mga nagkalat na basura sa ating kapaligiran. Okay? So, ito pa. Yan. Inipon lang namin to mula sa mga basura na napulot. Okay? Ito yung pinag-inuman natin ng mga pancham. Okay? Yan. Yan mga kasaka. Butasan natin ng dyan. Okay? So, yan. So, dapat natin mag-recycle para makatulong tayo sa pagbawas ng mga basura. Okay? Support RA 9003 or the Solid Waste Management Act of the Philippines. Okay? So, okay. Tara na. Magtanim na tayo mga kasaka. Okay. So, magtanim na tayo mga kasaka. So, mahaba to. So, nasa 300 meters na ibabakod natin yung mga seedlings. Gawin nating bakod. At saka gawin nating windbreaks, natural windbreaks. Okay? Yan. Mga 5 to 10 years, meron na rin tayong aning mga fruit trees. So, ang area natin mga kasaka ay kogonal. No? Pero madaling mamatay ito pag meron ng mga puno dito. Okay. Yan mga kasaka. So, ganito ang kaganda nito. Madali lang gamitin to. Ayo, tanggalin lang natin dito. Ayan. Para hindi magalaw yung ugat niya. Ayan. O yan, yan ang maganda mga kasaka, no? Hindi maiistorbo yung ugat niya para madali siyang mag-recover. Okay? So ito naman wag naman nating ikalat, okay? I-dispose natin sa tamang ano paglagyan, ha? Wag na lang nating ikalat dito, okay? Okay, so yan. Lagyan natin ng tulos para hindi siya maapakan kung may dadaan dito. No? O may manapadpad na stray animal. Okay, yan. Okay, tulusan natin mga kasaka.
Okay, tara ta. May natin na tayo mga saka. Okay. Okay, tanim-tanim mga saka, tanim-tanim. Para may anihin. Para makatulong sa global warming. Okay, climate change. Okay. Paligid niya kasi magiging parasite mga to eh, soil nutrient. Di ang dali mga kasaka. Ang daling magtanim. Oh, yan oh. Okay. Dali ito magtanim pag ganito lang. Oh, ayun mga guyabano. Soursop. Anonas muricata. Ito ang gusto nitong mga lugar mga kasaka, yung may ano elevation, medyo may elevation na lupa, magilid ng bundok. Yan, yan ang gustong gusto ng guyabano. Okay, tanggalin natin itong mga damo. Tugon. Okay, tanim natin itong lychee mga kasaka. O yan, sa mga mahilig ng magluto ng spaghetti. Okay, pwede nyong pakinabangan yung naglagyan ng sauce ano, spaghetti. Okay, para mapakinabangan natin, hindi lang basura. Okay, yan mga kasaka, madali lang matanggal. Oh, yan. So, hindi nadi-disturb yung ugat niya. Yan, madali siyang mag-recover kahit tag-init. Okay. Tanim para makatulong sa paglaban ng pagbabago ng klima. Okay.
pandaigdigang pag-init. Okay, global warming. So, yan na ang isang major na problema natin mga kataka, no? So kahit sa kunting bagay lang ay makatulong tayo, okay? Paglaban ng global warming, climate change. Okay? So, yun. Okay, so yun mga kataka, nakapagtanim na tayo ng mga nasa 10 seedling. So unti-untin natin habang ano, pag may free time tayo, no? So kada birthday ko pa mga saka, nagtatanim ako ng isang puno. So yun ang ginagawa ko pag birthday ko. So dapat sana tularan nyo rin para kahit papano ay may ambag tayo sa paglaban ng climate change at saka global warming, okay? Para hindi tayo magkaroon ng mga mahabang tagtuyot, okay? So yan, magtanim tayo ng maraming puno. Yan ang pinaka-major lang na solusyon sa ating major problem din na climate change. So, salamat sa panonood ko sa ka. Hanggang sa muli nating videos.